narito ang San Marico Balita. Mga balita na dapat mong malaman, mga pangyayari na dapat mong abangan. Ito ang San Marico Balita. Ako po si Leo Villacaba Senior, isang beneficiary o isang leader sa St. Genevieve Village, Barangay Tagporo, Giwan, Eastern Samar. Tungkol sa construction, so simpre nakatira kami doon. Isang worry ko kasi walang center beam yung pabahay. So walang center beam talaga. Pangalawa, yung horizontal beams, mayroon mga pabahay doon na nakakalog o natatanggal yung mga parang plaster lang yung mga horizontal beams. Pangatlo, yung mga abang na steel bars may nakakalog o may iba natatanggal. So yan ang mga worries namin. At saka yung kanto ng mga blocks, pag umuulan, tumatagos ang ulan. So may mga unit doon na talaga kitang-kita na mayroong mga cracks. Ang ginawa ng taga-NHE, parang pinatsingan lang at saka ginrepaint para hindi na makita. Totoong nangyari yan, nangyari sa amin. Marami ang medyo hesitant na mag-transfer doon. Number one, wala kaming daycare center doon. So paano yung mga kabata namin? Mamamasahe kami 10 pesos to 20 pesos per tao. Wala kami doon health center, walang barangay hall, walang basketball court. So pag naglalaro ang mga bata, babalik ulit sa barangay. So wala man ay parang itinala doon yung bahay, parang walang makikita na facilities. Tungkol naman sa livelihood support, so wala pang pinag-usapan namin. Wala pang pinag-usapan galing sa LIAC, sa NHE, kung ano ang mga livelihood support sa amin. So wala pang pinag-usapan. Nagtataka ko sa ibang mga relocation, mayroon ng mga livelihood support. Pero sa amin, wala pa, hindi ito pinag-usapan. So ang uri namin, tungkol sa resiliency. Sabi ng iba dito, baka doon na survival kami ng Yolanda. Pagdating ulit ng sakuna, naku, baka doon kami matapos. Yan ang mga worries namin. Kung talaga resilient ba ito, dapat patingnan ito ng ating gobyerno. Kung talaga pwede ba ito, doon kami lifetime na manira. Baka ngayon lang ito pag-compliance lang sa programa ng NHE. Yan ang worry namin. Doon ang pinag-uusapan natin ito sa NHE. Bakit kami pinipilit na tumira doon? Na incomplete pa ang facilities doon. Pangalawa, bakit linagyan nila ng mga abang yung center beam, hindi nila ginawa? Ano ba ang problema doon? Kasi ito masasabi ko na hindi nila sinusupervise doon kasi ito nangyari. Sa atin pa, yung NHE talaga walang supervision, walang full supervision sa project na yan. At saka yung engineer yan, pag pumumunta yan doon, isang one week, isa lang siguro, o one week hindi pumupunta doon. Kasi minsan kami ang recipient doon, minsan mga one week, mga tatlong bisis kami pumupunta doon sa Tagporo. Hindi namin sila nakikita. Kaya yung ang mga malalaki ang mga depekto doon. At saka yung ginamit nilang atip, yung yero, nako, schedule 30. Pag tinapakan mo, baka mabuslon pa yan. Kasi itong NHE, sasabihin sa amin, kung ano ang reklamo ninyo, ipasa, magpasa kayo ng reklamo. Lahat ng reklamo na ipasa namin sa kanila, kahit isa, wala silang sinagot. Kasi minsan may sumasagot, sasabihin, ang contractor nang bahala sa inyo. Hindi! NHE may liability kasi project ninyo yan. Wala kaming pakialam sa contractor kahit sinong contractor ba. Yan. Kasi sa inyo yung project. Diba? Kasi sa pagkaintindi ko, ang NHE ang may liability niyan. Hindi ang mga contractor. Kasi tulong ng gobyerno yan, dapat kompleto. Hindi pinagagastuhan, pinagsasakripisyo yung mga recipient doon. Asang sasabihin nila, bigay ng NHE ang pabahay. Hindi yan bigay kasi may pagbabayaran ka pagdating ng
pang-anim na taon. Kasi limang taon lang ang ano. Diba? May sasabihin nila pabahay nila, bigay. Ako, masyado ang reaksyon ko sa kanila.